So yun guys, ito ang kanyang itsura. Yan siya. Good morning guys! Welcome back to my channel. Meron na naman tayong bagong videos ngayon. At ipapakita ko sa inyo at isishare ko sa inyo kung paano ko gumagawa ng churros. Madali lang siyang guys gawin. At pwedeng itong ipamerienda ng inyong mga anak. So ngayon guys, isasama ko inyo sa aking kusina. At bagong lahat niyan, kung ikaw ay napadaan dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At click mo lang yung red button para lagi na notify sa aking mga bagong videos. At huwag mo na rin kalimutan i-like at i-share ang aking mga videos. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga simple ingredients lang na gagamitin ko at isasama ko na kayo ngayon sa aking kusina. So meron tayong 1 cup of milk, kahit anong milk pwede nyo gamitin, at meron tayong 3-4 cups of all-purpose flour, tapos meron tayong 2 eggs and 1 teaspoon vanilla and 1/2 teaspoon na salt, at dito natin ilalagay yung ating eggs mamaya. So ito guys, nainit na yung ating pan at ilalagay na natin kaagad yung ating milk dito. Ayan siya. At hihinaan niyo yung kanyang apoy para hindi masunog yung milk. Yan. Pagkatapos na siyang nailulog yung ating milk, isusunod naman natin yung ating flour. Ayan siya. Kailangan mainit muna yung milk. Ayan, pag mainit na siya at mahina na yung apoy, pwede na natin siyang ilagay yung flour. Pwede na patayin yung kanan at haluin nyo kaagad dahil lulutuin niya yung flour agad-agad. Ayan guys, ganito ang kanya magiging itsura. Naluto na yung ating flour sa milk at isasali na natin siya sa ating mixer. So ayan guys, nandito na siya sa ating mixer. Ayan na siya. Iulog na natin ng sabay guys yung ating vanilla at salt. Ayan, para ma-mix na siya. Tapos guys, iulog na rin itong egg. One by one. Ito guys, yung pangalawang egg. So yun guys, ito ang kanyang itsura. Yan siya. At kailangan nakaready na rin yung inyong oil na pagpipirituhan para mainit na mainit na siya. Guys, dito natin siya ilalagay. Kung wala kayong ganito sa pambaking, pwede kayong gumamit ng ziplock, tapos gugupitin nyo na lang yung dulo. So ito, ita-transfer na natin siya dito. At ito yung baso. Lagay ko siya dyan para ma-transfer ko. And ganyan lang siya. Transfer natin siya dito. Lagay natin siya dyan. At mainit na yung ating mantika. Tama-tama. Pabibilugin ko yung aking churros. Ayan siya guys. Ang aking churros na ibang klase na pabilog. Ito, hindi ito bumilog. Ito isa. So, babalik-balik na rin mo lang siya para
maluto yung kabilang side. Guys, ayan yung style ng aking churros pa bilog-bilog. Ito parang hard. So, tapusin ko muna siya para hindi siya masunog at ipapakita ko sa inyo mamaya yung pag naluto ko na siya lahat. Ayan guys, yung aking second batch. Na perfect ko yung bilog niya kasi minsan ang bilis niya lumabas dito. So, kailangan mabilisan din ng ikot. So, ayan. At ito. Ito nagmukhang hard. Ayan. Ito yung mga unang lumalabas na ang hirap niyang iikot kaagad. So, ito. Medyo perfect na ito. So, ito guys. Nilagyan ko siya ng white sugar at minix ko na rin itong cinnamon sugar. At i-coat mo lang siya habang mainit pa yung ating churros. I-coat na natin yung sugar dito sa churros habang mainit-init pa siya. So, ayan ang ating churros. Pero yung churros ko, guys, sa bilog. Hindi siya yung pahaba. So, ganyan lang yung ating gagawin. Ayan na siya. Ito, perfect yung pagkagawa ko. Bilog. Yung mga nauna, ang bilis kasing lumabas doon sa lalagyan. So, minsan hindi mo talaga siya mape-perfect. Pero yung mga sanay na talagang gumawa nito, perfect na perfect yung pagkagawa nila. So, ayan siya. Ito na guys yung aking churros na ibang klase na hindi siya mahaba kundi pinabilog ko. Ito yung kanina na mukha siyang heart, tapos ito yung bilog. So, ayan na siya at masarap yan guys. Kung lalagyan mo pa siya ng syrup. So, ayan. Kuha ako ng dalawa. At itong heart, ang cute nito eh. Tapos lalagyan ko siya ng syrup. Ito guys yung aking ilalagay na Hershey's syrup. So, masarap ito. Kahit anong syrup guys, kung meron kayo. Pwede strawberry or chocolate. Yan. Lagyan ko siya. Wow! So, ayan na siya, guys. At yan ay titikman ko. So, guys, ito na siya. Ayan. Chocolate syrup yung nilagay ko. So, titikman ko na siya. Ang sarap nito. Ibang churros itong pagka-shape na ginawa ko, guys. Dapat mini churros, pero ito na lang. So, ayan siya, guys. So, ayan siya, guys. Meron siyang chocolate syrup. Tikman natin! Sarap! Sarap niya, guys. Kain tayo! Sarap! Kung ayaw niyo na may syrup, okay na yung cinnamon na may sugar. Sarap din nun. Perfect yung pagkagawa ko. Tikman ng aking anak kung anong lasa. Halin dito, masarap. Kahit saan. Ito na. Yan kasi, unang hulog. May sauce ba ta? Mm-hmm. Tikman mo. Mmm. How is it? Mmm. Yummy. Yum. Mmm. Mmm. Lambot. Pwede mo siyang lagyan ng syrup ng ganon. Yan, pinabilog ko yung isa. Pinabilog ko siya. Yum. Tapos isa mahaba. Yum? Pasado. Approved. Approved. So, yun guys, lang yung aking bagong video ngayon na ishinare ko sa inyo dito sa aking kusina kung paano ko ginagawa yung aking churros at dapat sana yung mini churros lang siya na ganito lang siguro siya kahaba pero kasi ang bilis niya lumpas doon sa lalagyan niya. Kaya ang ginawa ko na lang, binilog ko na lang siya para mas madali. At sana matry nyo rin itong aking shinay ko sa inyo ngayon at tiyak kong magugustuhan ng inyong mga anak at ng inyong buong pamilya. At maraming salamat guys sa panonood. See you next time. Bye! Thank you for watching guys. See you next time. Bye!